Hello mga kaibigan, at ngayong araw ay magtatanim tayo ng kangkong mga kaibigan. Ito na yung ating plastic bottles, lalagyan natin ng lupa. Itong lupa na rin nagamit ko mga kaibigan ay hinaluan ko siya ng kokopit at saka organic fertilizer. Ito na yung ating pinagtalbusan ng kangkong, at kung napapansin nyo mga kaibigan ay meron na siyang mga ugat, kaya kailangan ay i-transfer na natin sa plastic bottles para hindi madisturbo ang kanyang paglaki mga kaibigan. So ayan, at itanim lang natin. Medyo itong lupa na ginamit natin ay dry, pero hinaluan ko ito ng kokopit at yung organic fertilizer na nabibili sa supermarket mga kaibigan. So ayan, at ngayon ayan na, naitanim na natin mga kaibigan, at ngayon ay papatungan natin yung kanyang lupa ng kokopit mga kaibigan para at least medyo mataba yung kanyang lupa. Ayan, lagyan lang po natin hanggang medyo mapuno yung container natin para mas matibay at mas maganda yung ano ng mga pananim po natin. Ayan mga kaibigan, at didiligan na po natin para mabasa po yung kanyang lupa mga kaibigan. So ayan na, isprayan lang po natin hanggang mabasa po yung kanyang lupa. At eto na mga kaibigan, in the second day mula nung i-transfer natin ay eto na siya, meron na ng mga bagong dahon na lumalabas. Kung napapansin nyo ay marami ng mga umuusbong na dahon mga kaibigan. At sa ikaapat na araw mga kaibigan ay eto na nga, marami na yung mga dahon na lumalabas, at pinaarawan lang natin mga kaibigan dahil nga ngayong stage na to ay kailangan din nila ng sikat ng araw. Ito na mga kaibigan ang tanim nating kangkong. Ayan, kung napapansin nyo mga kaibigan ay maganda na yung kanyang paglago at patuloy ang kanyang improvement mga kaibigan. Ayan, dahil dito sa Dubai ay napakainit mga kaibigan, at wala tayong pagtataniman na lupa, kundi talagang inilalagay lang natin sa ganyang galon containers mga kaibigan. Ayan, at nakita naman natin ay napakaganda rin yung kanyang improvement. Meron pa silang mga ibang talbos dahon. Ayan. So ayan mga kaibigan, at patuloy na subaybayan natin sa kanyang paglaki. Ayan na mga kaibigan, at didiligan natin itong ating tanim na kangkong. Ayan, at malago na yung kanyang dahon. Kailangan niya ng fertilizer mga kaibigan, at ang kanyang lupa ay tuyo na. Ito yung ginagamit ko na pandilig dahil nakakatulong ito sa kanyang paglaki at pag-usbong ng kanyang mga dahon mga kaibigan. Ito ay organic fertilizer gawa sa mga pinagbalatan ng prutas o kaya vegetables mga kaibigan. Madali lang to gawin. Ilagay ko na lang yung description box kung paano ko to ginawa. So ngayon ay didiligan natin mga kaibigan. Para ito, sa mga nakakatulong kasi itong organic fertilizer dahil sa kanyang paglago ng kanyang mga dahon mga kaibigan ay nakakatulong ito. Yan. Kaya diligan lang natin dahil ang kangkong ay gusto niya yung basa yung lupa mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, at nakita natin basa na yung kanyang lupa. Maganda naman yung paglago ng kangkong na tanim natin mga kaibigan. Kahit tangkay ng pinagtalbusan ng kangkong yung ating itinanim, ay nakikita naman natin na maganda ang kanyang improvement. Maganda ang paglago ng tanim natin mga kaibigan. So ayan.
So ayan mga kaibigan, at malaki na yung ating kangkong. Ngayon naman ay lagyan natin siya ng ito, dinurog kong balat ng itlog. At nakakatulong ito mga kaibigan sa pag-maintain ng moisture ng lupa. Dahil lalo na dito sa amin, sobrang init. Kaya, ang kangkong ay kailangan ng laging basa ang tubig mga kaibigan. Ayun, lupa. Sorry. So, ayan. So, lagyan natin siya ng itlog. Balat ng itlog. Ayan. Grabe ang init dito ngayon sa amin. At ayan, sa awalan Diyos, malaki naman na itong ating pananim na kangkong mga kaibigan. So ayan. So ayan mga kaibigan, at maraming salamat sa palaging patuloy na pagsubaybay dito sa aming mga video. Ayan, at kung bago ka lang dito sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload mga kababayan. Ayan. Maganda na yung ating kangkong. Ayan na siya, malaki na siya. Ayan mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. At ito na yung tanim nating kangkong. Ayan, at kung napapansin nyo mga kaibigan ay yung kanyang dahon ay may batik-batik na kulay parang puti na yellow, ganyan. At maliliit yung dahon. Ayan. At ganun din ito, meron naman siyang dahon na malapad. Ayan. At sa sobrang init siguro dito sa Dubai mga kaibigan, kaya ganyan yung kanyang mga dahon. Pero maganda naman dahil lumaki. At maganda naman yung mga kanyang mga talbos mga kaibigan. So ayan, naging successful naman tayo sa pagtatanim ng kangkong kahit gamit lang natin ang plastic bottles. At ang ginamit natin na itinanim ay yung pinagtalbosan lang natin na kangkong. Dahil nga naghahanap ako sa supermarket ay wala akong makita na buto ng kangkong. Kaya ang itinanim natin ay yung pinagtalbosan mga kaibigan. At successful naman, at maganda naman yung kanyang paglago mula nung sinubaybayan natin. At ganyan nga lang siya, merong yung mga dahon-dahon niya ay ganyan, may kulay batik-batik ba. Ayan. Dahil sa sobrang init dito sa Dubai mga kaibigan, kaya ganyan siya. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click yung notification bell and select all para updated kayo sa mga bago nating upload. Thank you and God bless, and see you again on my next video.